Hello po mga katoto! Magandang hapon po dito sa Canada at magandang umaga or hapon kung nasaan man kayong lupalok ng mundo. Narito na naman po kami. I-share lang po namin yung mababang rentahan po dito sa Canada. So, ipapakita po namin yung isa pong lugar dito sa Manitoba kung saan mababa lang po ang rent ng bahay. Kung kayo po ay naghahanap po ng quiet na lugar, yung malayo po sa pagkagastusan, liblib so, na lugar po hindi naman ganun kaliblib pero ano lang siya, small town lang siya. Small town pero mas maganda yung mga ano yung mga nagsisimula dito sa Canada. Doon talaga makakaipon ka ng pera. Yes. Kasi napakababa talaga ng renta doon. Mm-hmm. Kaya lang malayo po sa ano sa Amias na. Konti lang, konti lang yung tao. Yes. And ang work lang doon hindi ganoon karami. So lang. Sa may bangko siya, meron naman home office, meron din naman school, and may ano din siya, yung home care. Pero private siya, hindi siya ano. So, karamihan ng nandun na mga Pilipino ay nagtatrabaho sa farm, pig farm. Babo yan. Yes. Doon po kasi kami ano galing. At ngayon po ay pupunta po tayo doon, bibisitahin po natin yung isa po nating munting bahay. Munting at maliit na bahay doon. Napakaliit na bahay. Yes, kung saan po kami nag-umpisa. So, doon po kami unang kumira nung kararating pa lang po dito sa Canada. Yun yung bahay po namin na pinagsimulaan namin after po namin kinasal dito. Yun po yung wala po kayo sa hindi, is talagang murang-mura po ang rent doon. So, dito sa Dauphin, magkano na yung pinaka-ano dyan? Yung sa buong bahay, 2-room, na house siya, nasa ano siya, worth of 1,000 something, plus utilities. So, depende po sa landlord yun kung yung sasabihin niyang renta ng bahay nyo is included na doon yung utilities. Pero mostly po is excluded yung utilities niya. Kayo po yung magbabayad. Yes. And per room naman dyan sa Dauphin is naglalaro siya ng 400 to 700 or 800. Ganun po yung ano yung range ng rentahan dito. Oh, per room po yun ha. Per room yun. Meron so, din naman dito ano, yung parang motel siya, apartment na meron siyang kitchen, maliit, toilet, pero nasa 800 siya. Yes. At yung naman po sinasabi namin na 400 to 700 or 800 mga room na room pinaparentahan. Oo, is ano siya, common siya, kitchen, common washroom, toilet, gano'n. Pero doon sa pupuntahan po namin, doon sa may lugar namin doon sa Ethelbert, so doon yun yung pinakamura na siguro, yun ay siguro yung pinakamurang paupahan dun eh. So, siguro, no? Yeah. So, magkano ba yung ano daw? Magkano yung renta dun? Yes. Magkano ba yung renta? Pero bago yun, syempre, from Dauphin po to Ethelbert is around 45 minutes po ang travel. So, kung meron ka pang work dito sa Dauphin, kung prefer mo po doon, is nagbibiyahe ka every day, 45 minutes ang biyahe po. Like kay Katoto po dati, doon siya nag-work, tapos
Boracay, which is kung saan na po kami nakatira ngayon, is nag-travel siya ng at least 40 minutes to 45 minutes sa para lang makapunta doon sa work niya. So yung malayo. Yung punta Ethelbert, ano siya, meron siyang gasolinahan, meron siyang post office. Dati yung store doon, yung parang convenience store or yung parang sari-sari store. Oo, so dati dalawa. Yes. Nagsara yung isa. So may isa na lang isa natira. Tapos pero yung ano gasolinahan, meron siyang store din sa loob. Yes. So meron, bali dalawa pa rin. Restaurant siya, may maliit na restaurant. Bali dalawa pa rin yung store doon. So okay naman doon. Kaya lang, ang kagandahan lang doon, malalayo ka talaga sa gastusan. So, nandoon yung tipid, di ba? Ang maganda doon, kapag ka nagsisimula, yun, doon. Doon ka pwedeng tumira, tapos kung meron kang trabaho doon, makukuha ng trabaho. So, doon magsimula, talaga makakaipon ka ng pang-down mo ng bahay mo sa susunod na sobrang laki. Sobrang
wala. Malaki worth na siya. Worth of 60 to 80,000 dollar ang bayad niya. 3 room sa taas, 1 room sa basement. Tapos, and dalawang double garage. Yes, double garage, detached garage. So, nakita niyo naman gaano kamura, 'di ba, mga katoto? Mga bahay to. At doon sa nirerentahan na bahay doon na tinirhan namin, yung isang room niya ay 220 noong 2019. Nung pumunta ako doon, 2019. Okay. So, 2019 to 2020. Yung mga time na yun, 220 pa yung 25. Yung renta. Renta. So, ngayon, currently, ngayon, ang ano na, ang rent na is 250 per room. Included na yung utilities. O, oh, diba? Napakamura. Napakamura, diba? 250. Yes. Including na lahat. Meron na, yung per room po yun ha, per room. Pero kung irerentahan mo yung buong bahay, nasa 700. Na dalawang room, merong attic, tapos may kitchen, kasama na ang utilities. Parang so, 750 yan. Yes, 750. So, included na lahat yun. Tapos, yun namang meron ding bahay na pinapaupahan, 2 room, tapos may kitchen, toilet, kumpleto naman siya. Ang payment is $500 per month plus utilities. So, kung ikukumpara mo dun sa Dauphin, dun sa kung nasaan kami nakatira, ngayon, medyo maano? Oo, masyadong malayo. Kalahati. Kalahati, yes, ang presyo. So, napakamalayo. So, kung makikita nyo po, dito po, papunta na doon sa sinasabi naming lugar, sa pupunta Ethelbert. Pupunta po kasi kami doon. So, ito po, makikita nyo dito. Meron pong mga bahay lang dito, paunti-unti. Hello po, dito na po tayo ngayon sa Ethelbert. Ayan po yung Ethelbert. Saan po yung tinutukoy po namin. So, ano nga bang meron dito sa loob ng Ethelbert? Dito sa small town ng Ethelbert. So, syempre po, ang meron po dito ay ang meron pong gasolinahan dyan. Nakikita yung po yung gasolinahan. Yan po. Yan, welcome to Ethelbert. So, yan po ang meron dito, bungad. And then, kung makikita nyo po yung mga bahay dito, hindi po ganun kalalaki. Meron din naman po na hindi po dikit-dikit. Hindi po siya dikit-dikit. Parang as in Pilipinas po talaga sa probinsya natin. Yan. So, yan po. Village of Ethelbert. So, ililipot po namin kayo dito sa Ethelbert. Para nang sa ganun, meron naman po kayong idea sa mga sinasabi po namin na lugar. So, ito po ngayon yung mga bahay, kung makikita po ninyo. Usually po yung mga nakatira dito, yung mga farmers. Yung nagtatanim ng mga kanola, ganyan. Tsaka retirement place po kasi ito. So meron po silang ano dito, fire department, yung bombero. Yan. Mga bombero nandoon. Meron din silang park, may skating rink dito. Yan. Yan po yung mga bahay-bahay. Hindi po sila dikit-dikit. Baryong baryo. Diba? So, kung makikita nyo po yung mga bahay dito, hindi ganun masyadong malalaki. Pero ang ano po dito, ang mga bahay, murang-mura lang po talaga. Merong 60,000, 20,000,
30,000, 39,000, ganun. Dito po, ililibot po namin kayo dito. Ito, may bridge. Tapos, yan pong nakikita nyong pula na bahay na yan. Yung building na yan. So, groceries po dati yan. Nagsara lang siya. Ayan o, nagsara siya. Naka for sale na siya. Diba? Ngayon, pupunta po tayo doon sa... Ito, punta po tayo sa may school. Meron pong school dito. Yan dati yung ano namin, no, tinatarget namin na bilhin dati. Itong bahay na to. Malapit yung may deck. Ayan, no. Yan, makikita nyo po yan, mga katoto. Ito po yung gustong-gusto naming bahay dati. Yan, no. Yung may deck. Yan. Cute siya. Diba? Kumusta na kaya si Lola? Matanda po yun na yung nakatira dyan, eh. Ganda, oh. So, ito po mga katoto, ito yung school. Ayan, school po yan. May school po dito hanggang ano? Grade 12 yata yung ano dito. Yes, hanggang grade 12 na po yan. Mayroong basketball dyan sa likod. Ayan. Basketball court. Basketball court. Tapos, mayroon ding Pilipino na nakatira dito malapit. Sina Kuya Jess, pero nasa Pilipinas po sila ngayon. Babakasyon. Shout out kay Kuya Jess tsaka kay Ate Shea. Enjoy your vacation. Yan. Tapos marami pa pong bahay sa gawing right. Left, meron din. Yan po, ito po yung pinaka-baryo ng Ethelbert. Yan, pinaka-town. Diba? So, yung mga upa po dito hindi po ganun kamahalan. Doon po sa inupahan namin dati per room po is 230 dati. So ngayon po tumaas na siya ng 250 per room. Included na po ang utilities. Mm-hmm. Tapos punta po tayo doon sa may post office. I-tour po namin kayo sa may post office. Dito. Yung pong 2019 or 2020 na census dito nasa 260 mga tao dito. Yan, ito po yung post office. May mga simbahan po dito, Catholic. Yan, yan po, yan post office sa may kanan. Diba? Yan po yung post office nila dito. Tapos meron din pong ano dito, pagkuhanan ng car insurance, meron din pong clinic. Ayan po. May museum. Ayan, sa may bandang kaliwa, museum yan. May clinic, ito pong kulay blue. Ayan, clinic po yan. Tapos, meron pong pagkuhanan ng lisensya, ng car insurance. Diyan po, yung may kulay green na yan, na kulay green na building. Bubong yan. Tapos yan po, Elvis. Grocery din po yan. Maliit na grocery. Maliit na groceries. Tapos meron pong katabing bangko, yung Fusion. Yan. At yung private na anuhan ng mga matatanda is sa gawing. Tapos ito, tutur po namin, iwit po tayo ulit. Punta po tayo sa dun sa tinirhan namin. Na ano. Tapos may nakita ko for sale na, eh. May katabi. For sale? For sale na sila, eh. Ayun, oh. Yan, mga katoto. Oh, for sale na, oh. Ayan, oh. Diba? May for sale na. Meron, ah. Nasold na pala itong isa, oh. Sold na siya. Yan po. Yung kay tatay yata, to. Hindi. Yan yung kay tatay, oh. Ito po yung tinira namin dati. Ito po yung puting bahay na to. Yan. Diyan po kami tumira dati. Sa basement niyan. Meron po nakatira Pilipino dyan ngayon. Sina Kuya Francis. So, yun mga katoto. Diba? Nailibot po namin kayo.
mga 5 minutes malilibot mo itong ano, Ethelbert. Yeah. Tsaka ang rent po dito ng buong bahay is murang-mura. Mura lang din. Yung 2 room na may attic pa, included na yung utilities niya, 750. Meron din dalawang room, yung buong bahay, 500 plus utilities. Ganon. So, kung ikukumpara mo po doon sa Dauphin, is napakalayo po ng amount. Kasi dito po maganda yung mga nagsisimula, yung bagong dating sa Canada. So, kung may opportunity din dito makuha, dito maganda magsimula si mga kaipon po talaga. Yes. Kung kayo po ay mahilig sa quiet place, so ito maganda dito para sa ano, mga nagsisimula. Dito po nakatira yung mga Pilipino. Ito na Pilipino. Yes. Ngayon po, andito na po tayo. So okay mga katoton, dito na po tayo sa bahay. Ito po yung isa naming bahay dito. Meron po nakatira dyan sa loob. So nagre-rent. So hindi na natin ipapakita sa loob. Kasi nakakahiya naman. So ngayon nandito tayo, binalo din natin. Pupunta po kami dito twice a month para dalawin o kaya mag-reading ng ano. Bignan mo yung ano man. No? Ito mo po ano. Nagre-reading ng kuryente, gano'n. So, ito. Ayan, tanggalin mo yun. Meron daw ibon doon na naan. May nag-ano? Pugad ng ibon. Pugad daw doon. Ayan, oh. Doon sa may CCTV. Dito may CCTV po siya. May CCTV siya. Di ba? Nilagay ko lang CCTV dyan. So, dito po, meron siyang shed na dalawa. Yun. So, maluwang po siya. Mula doon sa mga puno na yan. Tapos, hanggang doon. Hanggang doon sa poste. Yan. Yan, abot siya dyan. Hanggang sa puno na yan. Sakop pa niya. Doon. Hanggang sa may pinaka, ng bubong. Yung pinaka-end ng bubong nila, kasama pa yan dito sa lote. So, ganyan. So, yun. Maluwang po siya. So, ito po yung ating lugar. Ngayon si Katoto. So, hilinisan natin kasi may mga tumubo ng ganyan. So, ayusin natin.